Hello, say my queen. This is your queen, Queen Madame Glenn. Welcome back from the show up. Every day, the queens. Every day with the queens. Okay, for today's video, Mama Glenn, Alex, kasama pa rin natin ang kwesta ng mga queens. Hi, queens. This is your queen, Queen Madame Lucy. Hi, this is your queen, Queen Madame Roxy. This is your queen, Queen Madame Gira. Hi, this is your queen, Queen Madame Roxy. Okay, ang pag-uusapan natin for today ay pag-uusapan natin for today ang fart porn ng iba't ibang uri ng pag-move on. Okay. May mga nag-move on. Meron sa magjojowa. Yung nag-uusap pa rin sila kahit wala na sila. Paano ka makapag-move on kung kinakausap mo pa rin yung tao na nanakit sa iyo? Paano mo siya may iwasan? Queen Madame Magdalene. Kasi mga queen, huwag mo dapat siyang kakausapin. Kasi wala na kayo. Kapag wala na kayo, huwag mo dapat siyang kakausapin. Kasi kapag kasi kinakausap pa rin siya, bumabalik yung sakit na ginawa niya sa'yo. Dapat kapag wala na kayo, huwag mo siyang kakausapin. Kasi nasaktan kanya na niya eh. Kapag sinaktan ka nga, paano ka makakapag-move on, diba? Hindi ka maayos makakapag-move on kapag hindi niya nagagawang maayos yung ginagawa niya, diba? Kailangan maging maayos yung ginagawa niya para magawa niya din ng maganda yung ginagawa niya sa atin, diba? Kasi pag sinaktan ka ng tao, wag mo nang kakausapin. Pag kinakausap mo pa kasi, babalik yung sakit na nararamdaman mo. Diba? Mahirap kasi sa atin yung sinaktan tayo, kakausapin pa rin natin kahit sinaktan ka na niya. Huwag natin kakausapin para hindi bumalik yung sakit na nararamdaman mo. Diba? Kapag kasi bumalik yung sakit na nararamdaman mo, hindi mo alam kung ano yung mag-heal sa'yo. Yung puso mo ba? O madadagdagan ng yung sakit na nararamdaman mo. Kung ayaw mo na madadagdagan yung sakit na nararamdaman mo, iwasan mo siyang kausapin. Kaysa social media man, di ba? Kailangan mo talaga siyang huwag kausapin. Di ba, Queen Madame Roxy? Oo, kasi minsan, dahilan ng heartbroken, yung nabis na pag-iisip mo sa kanya, pwede yun maging isang depression, kumbaga. Kapag iniisip kasi, kumbaga, marami ka nang tumapak na sa isip mo. Hindi mo na alam kung maaayos mo ba ito o hindi, di ba? Kailangan natin talaga sundin yung sinasabi ng tao sa atin. Huwag natin siya kakausapin. Kapag kinausap mo kasi ng kinausap, yung sakit na binigay niya sa'yo, yung sinabi niya pang sakit ngayon, yung pag-move on, sama-sama na yung pag yun nagkalat sa'yo, ibig sabihin, ang sanhingan, depression, mahirap kalaban ng depression. Lang, kung saan pwede mong patayin ang sarili mo kapag inatake ka ng depression, di ba? Kailangan isipin natin na huwag natin sasayangin ang bawat oras na pinigay sa atin ng Diyos na may kapal, di ba?